Ay, magandang umaga sa inyo lahat. Wala. Meron na naman tayong libangan na magayos ng home appliances. Kahapon nakadali ako ng dalawang electric pan. Ngayon na naman mayroon tayong ayosin na isang electric pan at saka rice cooker. Sana upload mamaya. Wala na, haba na ng buho ko. Mapagupit na yan. Mamaya, ang dami ng puti. Then, wala na. Nasira na yung ano ko. Razor, pang ano, pang ahit. Saka tinatamad na rin. As again, by the way, napalayo na tayo. Dito tayo sa, ano natin, ayusin. Unahin muna natin ang rice cooker. Ayan, oh, rice cooker. Ang cute, no? Siguro isang tao na ito, kaya na ito. Hindi na daw mag-function. Isa naman lang ang ano dito. Dalawang bagay. Either ang fuse o either ang winding, ang coil ng ano, papainit. Yan lang ang ano. Ang switch din. Bahira naman yan. So, tingnan natin ngayon. Tester, ayan, tester, handa na. Handa na. Okay, umpisahan na natin. Ayan, tester. Tapos yung ano, yung dalawa dito. Kasi dalawa namang terminal ng coil, so dito lang. Ang isang terminal kasi ito, dinaan ng switch. Na ito, isa direct to sa yung linya. Ang isa nito, direct. Fuse. Itong isa sa switch. Kaya tingnan natin. Ayan. Dapat tumunog katulad yan. Oh. Ayan. Ayan. Walang tunog ha. Dahil walang tunog. Ano natin? I-push natin itong ano. Ayan, i-push natin para maglalapat yan aron para ang switch maging ano. May mag-enable. Kasi nakataas yan, kahit paano yung switch dito din na mag-enable. Kaya ito ang ano, kasi kung malagyan ng rice to tubig, bibigat yung, bibigat to, rice tubig. Kaya nga, itutulak niya to. Kaya kung maubos ng tubig, maluto na, kaya mag-aanay, magre-release to siya. So, bigat, itutulak niya yan. Yan, tapos ang switch, ito. I-click mo. Yan o. Nag-engage na. So ngayon, walang ano dito. Walang reading. Yan o. Zero. Overload. On infinite. So walang reading. So ibig sabihin, may problema. Either ang coil o gapios. Okay. Let's go to the next step. So wala na yon. Ang ano natin, itong puwit, lahat ng rice cooker, dito puwit, may screw dyan. Tanggalin mo lang yan, makita mo na yung coil at saka fuse. That's like simple. Okay, may screwdriver. Ano natin yan. Okay. Tago lang yung para lagay ng safety ang yung screw para di makalimutan sa harap na. Ikot lang yan, tapos i-release yan. Ayan ang laman niya, rice cooker. Pares lang din yan sa ano, kayo na sa ano ba yon, sa plansa. Ganon din ang kategory niya. Pares lang din ang ano niya, sistema, ang function niya. May switch din. Kasi iba lang yun din na walang lock na katulad dito. Mag-ano, re-release. Direct lang yung switch. Adjust na yun. Rotor slide. So yan. Testing tayo. Tapos na tayo sa ano. Ang testingan natin, direct na ang coil. Kung ano. Ang coil niya is this, yung dalawang ano. Dalawa, nakatayo, nakabaon sa ilalim yung winding.
testingan natin. Dapat matunog yan, tumutunog. Ngayon may reading siya. Yung dalawang terminal, may reading. Hindi na siya magtunog kasi may ano na, continuity na yun. Ayan o. Ano, baliktad ba sa inyo? Ano yan? Pagtingin dyan. That's just 213 ohms. Baliktad ba dyan? Baliktad dito. Tingnan ko sa camera. Iwan ko saan. 213 ohms. So, ibig sabihin yung coil niya, okay pa. So, okay na tayo. Sure na tayo. So, di ba sabi ko, dalawa lang possible cause dito na masira. Either open yung coil or open yung fuse. So, ang ano, fuse niya, galing sa doon sinabi ko, galing sa terminal dito, ito ang din sa plug. Dito sa plug niya, yan. Pukunikta yan din sa fuse. Ito, ito ang fuse. Dito ang unang terminal. Tapos, papunta dito. Yan. Makita. Yan, papunta yan dyan. Yan yung fuse. Yan o, papunta sa isang terminal sa coil. Tapos dito sa ano, sa linya. So dito ang fuse, naka-insulator siya. Yan. Yan ang testingan natin. Yan. Walang tunog-tunog. Yan ang pag-ano. Yan sa ano. Walang tunog-tunog. Tapos wala ding basa dito. So, ibig sabihin, open yung fuse niya. So, na yun. Tanggalin mo. Tapos papalitan mo na ng fuse. Na naka-scroll lang yan eh. Bili na ka ng mga fuse. Siguro mga mura lang yung fuse niya. So yun lang, ganyan kadali, papalitan mo lang fuse. Yan, gagana na yung ano mo, rice cooker. Ganun lang, ano lang simple. So, bili mo natin ng fuse para palitan ito. Okay. Okay, tapos na natin na palitan ng fuse. Okay, try natin isaksak mo natin. Yan, umiilaw kahit wala pa ang switch. So may problema ang switch ngayon kasi hindi pa nga na-on ang switch na, nag-ilaw na. So may problema nito. Dito ang problema niyan. Ayan, nagkukontak yan. Okay, ibaba mo yan. Ano yan siya, o gaangat mo yan. Yan o, yan ang spark. Switch natin. Wala na. Siguraduhin na natanggal sa switch para hindi ka makuryente kasi may kuryente. So, ibig sabihin, yan ang problema. Kahit hindi pa nakaano. So, ito ang nagtutulak. Kulang sa tulak to eh. So, dapat i-angat yan. Nawawala. Ganon. So, ibig sabihin, ito, iangat natin to. Angat natin to, ha. Ito. Yan. Hatakin mo lang. Yan. Angat na. O yun, angat na siya. Oh. Makita mo ng gap po. Oh. Ayan. Hindi siguro maano. May gap dyan. Oh. May gap siya between. Ano. Yan. May gap siya. Yan. May gap na siya. Yan. Oh. May gap siya. Okay. Yan. Gap na.
susubukan natin ni ano kahit hindi nakaon. Kung di ba mo ilaw. Yun, nakaon na. Oh. Yan, wala nang ilaw. So, ang ano natin, kung i-switch natin, iangat natin ang switch. So, ilagay natin yung ano. Na wala nang ilaw ha. Ilagay natin yung kaldero. Para malaman natin kung kasi mapatong siya. Lagyan natin yung kandero. Pwede mo na yun. Yan, naka-on na switch. O, yun ha. O na. Iangat natin, mawala ang switch. Yan, mawala din ang ano. Yan. So okay lang, dito lang problema yan. Yung sinasabi ko. Iangat mo lang yung control niya. Yan ang control niya, iangat mo lang. Para matulog sa taas. Kasi sobrang baba na lapat. So diba? Ano lang kasi dahil simple. Iangat mo lang to. Yung baba, yung nagtutulak siya ay itong copper. Yeah, okay, so nakaganon kasi, nakalapat siya. Kaya nag-on. Pag ganun, kulang sa contact siya. Yan. Yan. Tutulak niya sa taas. Kaya may gap na. Okay. Mayroon na naman tayong naayos ngayong araw na to. Thank you for watching. May mga home appliances, mga ano lang kasi stove, microwave oven, tapos rice cooker, plancha. Yan lang ano coil at saka fuse ang nagano dapat sa switch. Magkatalo lang yan sa switch. Adjustment lang yan. So okay. Sana may nakuha kayo konting kalaman. Manood lang kayo dito sa webpage ko. Sigurado lang kayo mato kayo lang gumawa sa sarili. Hindi kayo nag-aaral dito. Kaya lang matter of ano lang to. Analysis lang to. Kasi hindi naman ito complicated. Hindi katulad sa electronics yung mga active at sa active parts at saka passive. Ito passive lang ito. Lahat ng passive. Contact lang ang mga ano mo dito. Mga nanos contact. Yan ang ano. Sige. Salamat for watching. Sa sunod. Nasa sunod.